Nakakakilabot na lamig ang bumalot sa katawan ni prisoner number 293 habang pinagmamasdan ng kapwa bilanggo na tinataga ang daliri gamit ang palakol. Iniisa-isa niyang putulin ang mga ito habang malakas na humahalakhak. Nang matapos ang kanan ay ipinakita niya sa gwardya ang kaliwang kamay at nakiusap na putulin na rin ang mga daliri nito. Ang ganitong sitwasyon ay hindi na bago sa tinaguriang pinakamahigpit at pinakanakakakilabot na maximum security prison sa kasaysayan, ang Alcatraz. Ang isla ng Alcatraz ay unang nadiskubre ng Kastilang mananakop na si Juan Manuel de Ayala noong 1775. Pinangalanan itong La Isla de los Alcatraces or Island of the Pelicans dahil sa dami ng pelican birds sa lugar. Unang ginamit ang isla bilang kuta ng mga sundalo upang protektahan ang mainland San Francisco. Kalaunan ay inilagay na rin sa isla ang mga military and war prisoners. Dito na nagsimulang makita ng mga otoridad ang potensyal ng Alcatraz. July 1, 1934, nang unang tumapak dito ang grupo ng pinakadelikadong bilanggo at kriminal sa kasaysayan. Sa loob ng mga taon na ginamit ang bilangguan ay nasa 1,576 pa na bilanggo ang nanatili sa loob ng mga selda nito at nasaksihan ang nakakapangilabot na seguridad at disiplina sa tinaguriang The Rock. Walo sa mga nanatili rito ang namatay sa kamay ng kapwa bilanggo, 5 ang nagpakamatay at 15 ang namatay dahil sa natural na kadahilanan. Ngunit paano nga ba mabuhay sa loob ng bilangguan ito? Halina't samahan niyo akong tuklasin ang loob ng Alcatraz. 5. Nakakabaliw na disiplina. Sa higpit ng disiplina sa Alcatraz, dito ibinabagsak ang pinakadelikado at notorious na kriminal katulad na lamang ng gang leader na si Al Scarface Capone at ang kidnapper na si George Machine Gun Kelly. Sa loob ay mayroon ka lamang 3 karapatan na pwedeng makuha: ang magkaroon ng pagkain, damit na susuotin at matitirhan. Ang wala sa nabanggit ay kailangan mong pagtrabahuan. Kabilang na dito ang pribilehiyong makapagbasa. Ayon sa testimonya ni prisoner number 293, parang mga robot sila kung ituring sa loob na ang bawat galaw ay sunod sa dikta ng mga gwardya. Magsisimula ang kanilang araw ng alas 6:30 ng umaga. Aabuti ng 30 minuto ang pagbibilang sa kanila at makakagalaw lamang sa hudyat ng mga gwardya. May eksaktong oras ang pagkain. Sa loob ng isang araw, 3 beses lang sila kumain. Ang buong araw ay ginugugol sa pagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng Alcatraz. Mayroong laundry, construction at mayroon din sa mga daungan. May kaunting oras para sa paglalaro o pagbabasa. Ito ay kung swertehin ka. Pagsapit ng alas 4:30 ng hapon, babalik sila sa kanilang selda at doon ay hihintayin na mag-alas 9 ng gabi kung kailan ang lights off. Paulit-ulit lang ang routine nila bawat araw. Ang sinumang pumalag sa gwardya ay haharap sa matinding parusa. Sa mga unang taon na nagbukas ang bilangguan, mayroong rule kung saan bawal magsalita ang mga inmates. Tama, nakakabinging katahimikan, kadiliman at lamig lamang ang naghahari sa Alcatraz. Ang pribilehiyong makapagbasa ng libro o pagkakaroon ng bisita ay kailangan pagtrabahuan ng bilanggo. Kung maayos ang conduct, ay maaari siyang tumanggap ng isang bisita sa loob ng isang buwan o di kaya ay mag-request ng mga libro mula sa library. Pwede ding magpadala ng sulat na hindi hahaba sa 2 pahina. Hindi direktang napapadala o natatanggap ang sulat. Kopya lamang ang nakakarating sa kinauukulan. Dahil dito, naging tila impyerno para sa mga bilanggo ang buhay. Katahimikan at paulit-ulit na gawain araw-araw ang rason kung bakit karamihan sa kanila ay lumabas na may mga mental disorder. Kabilang na dito ang bilanggo na tinaga ang sariling mga daliri. Aabot sa 5 tao ang nag-suicide sa loob dulot ng lungkot at hirap. 4. Imposible ang pagtakas. Sa kasaysayan nito bilang maximum security prison, mayroon lamang 14 attempts ng pagtakas sa Alcatraz na kinabibilangan ng 36 inmates, 23 sa kanila ay nahuli, 6 ay napatay. 2 ang nalunod at 5 ang nawawala na pinaghihinalaan rin na nalunod. May rason kung bakit may reputasyon bilang inescapable prison ang Alcatraz. Ito ay dahil mismo sa kanyang lokasyon. 2 milya ang layo ng isla mula sa mainland San Francisco.
Napapalibutan ito ng napakalamig na tubig na aabot sa 8 degrees Celsius ang temperatura. Bayulente ang mga alon at pinamamahayan rin ng mga shark ang nakapalibot na tubig. Ang mismong isla ay nagyayelo sa lamig at madalas ay nababalot ng hamog, dahilan upang limitado lang ang makita ng mga mata, lalo na paggabi. Dagdag pa dito ang armadong mga gwardiya na pinakamagaling sa Estados Unidos at ang matataas at matitibay na pader. Ngunit sa kabila nito, may isang insidente ng pagtakas ang pinaghihinalaang naging matagumpay. Ito ay ang pagtakas ng mga bilanggo na sina Frank Morris, Clarence Anglin at John Anglin na naging inspirasyon sa pelikulang Escape from Alcatraz. 3. Torture. Hindi lang kilala ang Alcatraz sa higpit ng seguridad at disiplina. Nakakabit na rin sa pangalan nito ang pagkakaroon ng pinakamalupit na parusa sa mga bilanggo na hindi sumusunod sa batas. Isa sa kasumpasumpang pasilidad sa loob ay ang tinatawag na solitary cells. Ito ang cell block D na tinatawag din na the hole. Dito tinatapon ng mga pinakapasaway na bilanggo. Bago ipasok dito ay hinuhubaran ang inmate. Walang liwanag na nakakapasok sa loob at ang tanging meron lang ay ang butas kung saan pwedeng dumumi ang bilanggo. Hindi rin pinahihintulutan na bigyan ng sabon o kahit anong panglinis ng katawan ang mga pinapasok dito at tinatapunan na lang ng malamig na tubig upang makaligo. Noong hindi pa nagagawa ang cell block D, di umano ay kinukulong sa dungeon ang mga bilanggo. Ang dungeon ay dating kulungan ng mga military prisoner na nasa ilalim ng mga bilangguan. Sinasabing below sea level ito at pinapasukan ng tubig. Dito ay ginagapos at tinotorture sila. Isa rin sa mga uri ng torture sa loob ay ang forced feeding kung saan may tubong isinasaksak sa lalamunan ng bilanggo at dito ay puwersahang binubuhos ang pagkain. 2. Kulungan na hindi para sa tao. Idinetalye ng mga dating bilanggo na hindi makatao ang mga selda sa loob. May lawak lamang ang mga ito na 3 meters by 1.5 meters. Mas malaki lang ng kaunti sa kulungan ng aso. Ang tanging meron lang ay ang maliit na steel bed, maruming kumot at unan, banyo at lababo. Dito na sila naglilinis ng katawan. Madalas ay mainit na tubig lang ang meron upang masanay ang mga preso sa mainit na temperature at hindi tangkaing lumangoy patakas sa Alcatraz. 1. Ligaw na espiritu. Kung sa tingin nyo ay mga pisikal at mental lamang na bagay at parusa ang nakakatakot sa loob ng Alcatraz, may mas lalong nakakakilabot sa bilangguan na ito. Ito ay ang mga kaluluwa na naiwan ng mga naunang nanatili sa mga selda. Dahil sa tagal na ginamit ang Alcatraz bilang kulungan ng mga sundalo, hindi maiwasang may mga inmate na dito na namatay at hindi na nakalaya, maging ang kanilang kaluluwa. Isang insidente ang nagpatunay nito. May isang inmate ang ikinulong sa cell block D. Ayon sa kwento ay paulit-ulit na sumigaw ang bilanggo na mayroon siyang kasama sa kwarto, isang tao na nagliliwanag ang mga mata at papatayin daw siya. Hindi ito binigyang pansin ng mga gwardiya. Kinabukasan ay natagpo ang patay ang inmate. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman lahat sa loob ng Alcatraz ay negatibo. May mga parte dito na paborito ng mga bilanggo. Ilan sa mga ito ay ang 1. Pagkain. Isa sa pinakamagandang bagay sa Alcatraz ay ang masarap na pagkain. Ayon sa mga otoridad, ginawa ito upang panatilihing kalmado ang mga bilanggo. Well, sino ba naman ang hindi masisihan kung masarap ang ulam araw-araw, di ba? Kabilang sa mga menu na ibinibigay sa mga bilanggo ay French peas, whipped potatoes, hot apple pie, ice cream at marami pa. 2. Mga residente. Lingid sa kaalaman ng lahat ay may mga nakatira sa Alcatraz, hindi lang mga bilanggo kundi mga ordinaryong tao. Sila ang pamilya ng mga gwardiya. May mga bata dito na lumaki at ipinanganak. Kompleto ang isla sa mga kailangan ng isang ordinaryong mamamayan. Sa katunayan, may ibang mga bilanggo na may maayos na record ang pinayagang maglinis sa mga bahay ng mga residente. Ibig sabihin ay may mga batang nagtatakbuhan sa labas ng mga selda. Iyon nga lang ay bawal silang maglaro ng baril-barilan. Umabot sa 29 years ang pagiging maximum security prison ng Alcatraz, ngunit dahil sa magastos itong patakbuhin at walang supply ng malinis na tubig sa isla, tuluyan itong isinara noong March 21, 1963. Sa kasalukuyan,
ang isla ng Alcatraz ay isa ng main tourist destination sa San Francisco. Wala mang laman ng mga selda, nananatiling nakadikit sa mga pader nito ang nakakakilabot na nakaraan at maging ang mga kaluluwa na hindi na nakalaya mula dito. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.